Layo ng Department of Tourism na hindi lamang ibida ang tourist destination sa Pilipinas, kundi siguraduhin na mananatiling kapaki-pakinabang ang mga ito ng pangmatagalang panahon. Yan ang sentro ng balita ni Rod Lagusan. Kasabay ng pagpapalakas ng promosyon ng turismo ng bansa, kasama na ang gastronomy o food tourism, mahalagang tinututukan ng Department of Tourism ang sustainability. Ang mapanatili na mapakinabangan ang benepisyong dala nito kasabay ng pangangalaga rito. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, bukod sa pagtugon ng national government ay patuloy ang koordinasyon nila sa mga lokal na pamahalaan. At para masiguro na nabibigyang pansin ito, we understand that the Philippines is known all over the world for certain destinations. But at the same time, there are still many more destinations that also deserve spotlight. And through multidimensional tourism, through diversifying our offerings, through spreading tourism opportunities all over the country. Sa pamamagitan nito, nasisiguro na hindi lumalagpas sa carrying capacity ng isang lugar ang dami ng mga bumibisita rito. And that we are able to usher in the type of tourism development that is sustainable for the long run and at the same time is also able to serve the community as much as it can and to help as many people as it can. We must understand that the promotion and development of gastronomy tourism doesn't focus on flavors alone. Higit sa pagkain, kakabit nito ang mismong mga tourist destination. At sa pagpunta rito ay nakakatulong ito na masuporta ng mga lokal na komunidad. Kabilang na dito ang mga transport operator, nagtitinda ng mga pasalubong kasama ng mga accommodation at restaurants maging ang supplier ng mga pagkain. Patunay lang na marami ang nakikinabang sa sektor ng turismo. Malinaw ang layo ng pamahalaan ang maging isang tourism powerhouse ang bansa sa Asia. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa kultura, heritage at pagkakakilanlan na meron ng bansa gaya sa gastronomy tourism. Kaugnay nito, binubuo na ng DOT ang Gastronomy Sustainable Tourism Roadmap sa tulong ng malawakang konsultasyon sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon pa sa Kagawaran, dahil sa pagdaraos ng kauna-una ang United Nations Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism for Asia and the Pacific sa Cebu, ay may malaking economic opportunities na dala ito sa bansa. Sa uli, pinaka-importante pa rin dito ang makatulong, ang mapalawak ang oportunidad para sa mga Pilipino. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.